yung personally, hindi pa ako nag-isip tungkol sa pera na itatago. Lahat ng pera meron ako, ininegosyo ko. Lahat ng pera meron ako, ini-invest ko simula pa nung bata ako. I've never tried to keep money in the bank. Pero actually, may konti rin nakatago sa banko, yung pangbili ng gamot at pangmatrikula ng mga anak ko. Yun lang. Pero the rest of the money are being used to invest, to create opportunity, to create jobs, and to do many things for everybody. Alam mo, ang problema sa mga kababayan natin, tingnan mo, kahit nakatira lang sa barong-barong, gusto nila branded yung mga damit nila, yung sapatos nila, yung bag nila, branded, may dala pang asong maliliit. Inuuna kasi lagi ang garbo eh. Ang kailangan, kung meron kayong kitain, itago niyo para mapag-aral niyo yung mga anak niyo. Kailangan itago niyo yung pera para pangbili ng gamot pagka magkasakit kayo. Kailangan itago mo para, in short, prepared for the future. Hindi yung lahat ng dumating na pera ay binibili niyo ng branded o nagsi-shopping kayo sa mall, shopping mall non-stop every day. Kumbaga, kailangan paghalagaan niyo yung mga kinikita niyo para you save it for the rainy days. Actually, sa totoo niyan, bata pa lang itong mga batang to, mga anak kong, beginning, let's say, 2-3 years old. Kinakausap ko na lagi yan, lagi kong kasama yan. Lagi ko sinasabi, tingnan mo yung mga anak ko, wala kang marinig sa buong Maynila o buong Pilipinas na nagyayabang sila. O meron ba kayo na pagkaan na nag-no parking sila o nakipagsigawan sila sa waiter o sa police? Yung upbringing ng mga anak ko o ng pamilya namin, lagi kaming low profile, law-abiding citizen kami. Hindi kami yung mga akala mo kung sino. So, ganun ang tinuturo ko sa mga anak ko at sa mga apo ko.